Hello at welcome back, this is Mangga ni May at ito na ang pangatlong episode natin sa serye ng Labyrinth. Dito ay malalaman natin kung bakit malaki ang gagampanan ni Veldora sa paggawa ng Labyrinth. Kaya naman kung hindi ka pa naka-follow or subscribe kaibigan sa aking channel or page, baka naman. So simulan na natin ang chapter 104, part 1 ng Tensura at hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Watashi ga dare de are, anata ni wa kankei no nai koto desu yo. Tashika ni kankei nai. Nang makapag-decide sila Ramirez na lumipat ng tirahan sa Tempest Nation, ay pinayagan naman sila ni Rimuru ngunit ang kapalit nito ay gagamitin ni Ramirez ang kanyang kapangyarihan upang makagawa ng dungeon. Ang labyrinth na kanilang gagawin ay mayroong isang daang palapag sa ilalim ng lupa at ang bawat palapag ay naglalaman ng mga halimaw, mga patibong at sa bawat pag-clear ng palapag ng mga adventurers ay makakakuha sila ng treasure box na naglalaman ng mga magic items at mga kakaibang sandata. Sa isip ni Rimuru ay perfect daw talaga ang kanyang plano para sa mga adventurers na tiwala sa kanilang mga kakayahan at naiisip na din niya ang kanyang advertisement na si Rigord ang gumagawa. Ang layunin din ni Rimuru sa paggawa ng dungeon ay upang maging main tourist spot ito sa kanilang lugar at sa kagaya niya raw na dating gamer ay talagang nae-excite daw talaga ang ating bida. Medyo pagod na si Ramirez sa paggawa ng palapag at sinabi niya kay Rimuru na sa ilang araw na lamang ay makukumpleto na nila ang isang daang palapag. Tinanong muli ni Ramirez kung paano lalagyan ni Rimuru ng mga halimaw ang bawat palapag at sagot naman ni Rimuru ay pupuntahan na raw niya agad ang kanyang kaibigan at huwag daw kalimutan ni Ramirez ang singawan ng hangin sa bawat palapag at tugon muli ni Ramirez ay kaya naman nilang lagyan ng hangin ang mga palapag kapag gumamit sila ng mahika. Sumunod ay umuwi na si Rimuru sa kanyang bahay upang kausapin na si Veldora at sa isip nito ay kailangan niya raw talaga si Veldora upang matupad ng kanyang pangarap kaya naman hihikayatin niya raw ito. Sinabi ni Rimuru na mayroon siyang favor kay Veldora at sagot naman ni Veldora ay hindi raw ba nakikita ni Rimuru na siya ay busy sa kanyang ginagawa. Naging tugon naman ni Rimuru ay sayang naman daw dahil perfect daw talaga si Veldora sa gagawin nito dahil isang kamahalan daw na maituturing si Veldora kaya naman aalis na lamang daw si Rimuru at humingi ito ng tawad sa istorbo na kanyang nagawa. Subalit si Veldora ay pinigilan si Rimuru sa pag-alis at sinabing papakinggan niya raw ang sasabihin nito dahil hindi raw siya pwedeng tumanggi sa magiging request ng ating bida at doon mga kaibigan ay mukhang nabola-bola na naman ni Rimuru si Veldora sa kanyang matatamis na salita. Sumunod na pinakita na si Veldora ay naka-dragon form na at habang nasa loob ito ng labyrinth ay tumatawa ito habang sinasabi ang kanyang mga katagang pang-boss na linyahan. Natakot naman si Ramirez at sinabing kung hindi dahil sa pagprotekta ni Rimuru sa kanya ay maaari siyang mawala sa mundo dahil sa malakas na shockwave na pinakawala ni Veldora. Wika naman ni Rimuru ay kailangan pa raw bang sabihin ni Veldora ang corny nitong linyahan habang pinakakawalan nito ang kanyang mga aura. Naginhawahan naman si Veldora sa pag-release niya ng kanyang aura at sinabing nagkaroon din siya ng pagkakataon upang sabihin ang kanyang pang final boss na linya dahil kung gagawin niya raw ito sa labas ng labyrinth ay tiyak na magre-resulta ito ng sakuna. Sinabi ni Rimuru kay Veldora na siguraduhin daw nito na kapag magre-release ito ng aura ay sa labyrinth niya lamang ito pwedeng gawin. Dinala pala ni Rimuru si Veldora sa pang-isang daang palapag ng labyrinth upang maginhawahan ito at bukod pa raw doon ay mayroon pa siyang dalawang dahilan at ang una dito ay upang maging final boss si Veldora at ang pangalawa naman ay upang malagyan ng magic yules ang loob ng labyrinth. Ayon kay Rimuru, ang kuweba kung saan nakulong si Veldora noon ay punong-puno ng iba't ibang klaseng halimaw, ngunit wala naman daw halimaw doon bago pa makulong ito dahil pinanganak daw ang mga halimaw sa loob ng kuweba dahil sa magic yules na tumatagas galing mismo kay Veldora. Ang magic yules daw na nagmumula kay Veldora sa isang daang palapag ay unti-unting dadaloy papunta sa unang palapag at habang papalayo ang magic yules ay mababawasan ang dami nito sa bawat palapag kaya naman doon masusukat ang kapangyarihan ng halimaw na mabubuhay sa labyrinth. Ngayon ay nagets na ni Ramirez kung bakit nagpapalagay si Rimuru ng mga ventilation sa bawat palapag upang doon dumaloy ang mga magic yules ni Veldora. Wika naman ni Beretta ay kung hahayaan lamang daw nila ang mga halimaw na pag-alagala sa loob ay maaaring makasira ito sa atmosphere ng dungeon kaya mas mainam daw kung gagamitan nila ito ng illusion magic upang makapag-comoplodge. Kinamusta naman ni Rimuru ang paggawa ng Colosseum at sagot naman ni Beretta ay mabuti naman ang paggawa dito dahil sa mahusay na pamumuno ni Gobkyu. Tumutulong rin daw si Beretta sa paggawa ng Colosseum
Ngunit nagpahinga muna siya saglit upang batiin daw si Rimuru na siya namang kinatuwa ng ating bida at sinabing okay lamang daw kung hindi na tumulong si Beretta. Tugon naman ni Beretta ay hindi niya raw magagawa ang bagay na yun dahil si Rimuru daw ang gumawa ng kanyang katawan at doon ay naalala ni Rimuru ang dapat niyang gawin kaya naman ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kuhanin ang susi sa loob ni Beretta. Tinanggal ni Rimuru ang Master Lock sa loob ni Beretta at inilagay sa katawan ni Ramirez at tanong naman ni Ramirez ay ano raw ang ginawa ni Rimuru sa kanyang katawan. Tugon naman ni Rimuru ay nilipat niya na kay Ramirez ang pagkontrol kay Beretta at ibig sabihin daw ay si Ramirez na lamang ang nag-iisang master nito. Nagulat naman si Ramirez sa kanyang narinig at ibig sabihin daw ba ay matatawag niya ng kanya si Beretta at doon ay nagpasalamat si Beretta sa ating bida. Dagdag pa ni Beretta ay kung kailangan lamang daw ang tulong niya ay huwag daw mahiya si Rimuru basta hindi raw ito sasalungat sa kagustuhan ni Ramirez. Masaya naman si Rimuru at Veldora sa kanilang nakikita sapagkat masisilayan natin ang kaligayaan sa mukha nila Ramirez at Beretta. Nag-iisip ang tatlo sa magiging design ng bawat palapag dahil meron silang mga patibong gaya ng poison arrow, kumunoy na gawa sa poison, paikot-ikot na daan, pitfalls at mga peking treasure box. Namangha naman si Veldora sa naisip ni Rimuru na pagpapahirap sa mga adventurers dahil mayroon itong palapag na punong-puno ng mga halimaw, palapag na madilim, palapag na mababa ang kisame at palapag na mahirap labasan. Tanong ni Veldora ay kaya daw kayang gawin ni Ramirez ang lahat ng gusto ni Rimuru at sagot naman ni Ramirez ay huwag daw mag-alala si Veldora dahil halos lahat ng bagay ay kaya niyang gawin sa loob ng labyrinth. Subalit may napansin si Ramirez at ito yung terrain effects na kagaya ng pumuputok na bulkan dahil imposible daw ang bagay na yun dahil marami siyang magagamit na energy upang ma-maintain lamang ito. Humingi naman si Rimuru ng pasensya kay Ramirez at maya-maya lamang ay sumingit ang isang boses dahil huwag daw nilang problemahin iyon dahil kailangan lamang nilang kumuha ng mga fire dragon at dalin sa loob ng labyrinth. Nagulat naman sila Ramirez at sinabing muli ng boses na to na kung gusto raw nila Rimuru ay huli siya ng mga dragon para sa kanila. Pangiting sabi naman ni Rimuru na nasa pinakailalim silang parte ng labyrinth at tanong nito ay paano raw nakapunta ang boses na nagsalita kanina. Kaya naman doon din ay pinakita si Milim at sinabing naramdaman niya daw na may ginagawang masaya sila Rimuru kung kaya't pumunta raw siya agad doon upang makita ito. Pagrereklamo ni Milim ay may lakas daw ng loob si Rimuru na iwan siya sa kanilang ginagawa at tumawa naman si Veldora at sinabing ang kagaya ni Milim na bata pa lamang ay hindi maiintindihan ang ginagawa ng mga matatanda na. Nagyabang naman si Ramirez at sinang-ayunan ang sinabi ni Veldora, sabay-sabing busy sila sa pagtatrabaho kaya naman umuwi na lamang daw si Milim at maglaro sa kanyang bahay. Tanong ni Milim ay nagtatrabaho daw ba si Ramirez sa Tempest? At tugon naman ni Ramirez ay oo naman daw at dito na rin daw siya nakatira na kinagulat naman ni Milim. Kaya naman si Milim ay nagre-reklamo at inalog ng inalog si Rimuru at sinabing hindi raw patas yun dahil gusto niya rin daw na tumira sa Tempest Nation. Pang-aasar na sabi ni Ramirez ay nakakatulong daw sa lahat ng kanyang trabaho at hindi na lamang siya isang bisita kagaya ni Milim na tanging kaguluhan lamang daw ang daladala nito. Kaya naman kung nagsaselos daw si Milim ay bakit daw hindi rin ito magtrabaho at sagot naman ni Milim ay ang yabang daw magsalita ni Ramirez para sa katulad nito nagsisimula pa lamang sa trabaho. Sumagot naman si Ramirez at sinabing mas better na raw siya kaysa sa walang trabaho at malaki daw ang pinagkaiba ng 0 sa 1 at sagot muli ni Milim ay kung ganoon daw ay siya ang 1 at si Ramirez naman ang 0. Kaya naman ang dalawa ay nagpatuloy ng nagpatuloy sa pagbabangayan kung kaya't si Rimuru ay tinawag si Shuna upang sila ay dalhan ng pagkain. Sa pagdating ni Shuna ay may daladala itong pagkain at sinabing wala raw pagkain para sa mga nagtatalo kung kaya't ang dalawa ay nanahimik na kinatuwa ni Rimuru dahil kahit Demon Lord ang nasa harap ni Shuna ay hindi uubra sa pagiging mahigpit nito. Hanggang dito na lamang muna ang chapter na ito at hintayin nyo ang katuloy ng kabanata. Hanggang sa muli, see you to my next video.